Ang tawag namin dito ay binubudan in Ilocano. Ayan, oh. Ayan na yung rice wine niya. So ayan, umpisahan na natin ang paggawa ng ating rice wine. Meron tayo ditong kalahating kilong malagkit. Hugasan lang ng mabuti. Banlawan. Yan, gaya niyan. Hugasan natin mabuti. At saka natin ibabad ng hanggang 3 oras. After 3 hours, alisin natin ang tubig. Hugasan and then isasaing natin siya. Lalagyan natin ng sapat na tubig dahil nababad na siya, so kailangan konting tubig na lang o kalahati ng regular water na ilalagay natin ang kanyang tubig. Dapat hindi siya malambot at hindi din siya matigas sobra. Ayan, isasaing natin siya. Yan, so after niyang maluto, itatransfer natin siya sa isang tray, sa malinis na tray, para dyan natin siya palalamigin ng hanggang maging warm ang ating glutinous rice na sinaing. Yan, spread lang natin siya dyan para lumamig at maging warm, kasi hindi siya dapat mainit at hindi din siya dapat malamig. After that, prepare natin ang ating lime ball. Ito yung tinatawag nating apog. So, ang gagawin natin dito ay hahatiin natin dahil kalahating kilo lang ang ating ginamit na rice. So, kalahati lang din itong lime ball ang ating gagamitin. Yan, hinati natin and then dudurugin lang natin itong kalahati. And then after natin siyang madurog, ibubudbud natin siya dun sa ating rice na warm na siya. Yan, ibudbud lang natin siya dyan. Kailangan ma-spread siya dyan ng pantay. And then saka natin siya hahaluin. So after niyang mahalo, kukuha tayo ng isang malinis na container. Kailangan malinis lahat ang gagamitin natin dito. Huwag natin hahawakan para hindi makontaminate ang ating rice wine. Hindi siya magkaroon ng molds. Ayan, meron tayo dito isang container or big bowl na may takip. Itatransfer natin siya dyan. Yan. After natin siyang ma-transfer, gagawa tayo ng isang butas sa gitna para malaman natin kung na-ferment na ba ang ating rice wine. Diyan mo makikita na magkakatubig siya. Yan, lalagyan lang natin ng plastic wrap at saka natin siya tatakpan. After that, itatago natin siya sa isang madilim na lugar. Katulad niyan, binalot ko siya sa isang telang dark, tapos inilagay ko siya sa isang malaking taguan or box at tinakpan ko siya. Yan, gumagamit ako nito pag winter, pero dahil hindi pa naman masyadong malamig ngayon, hindi ko muna siya ginamit. Kailangan kasi maging warm siya. Yan, takpan lang natin and after 2 days, pwede natin siyang i-check. Yan, after 2 days, i-check ko na siya. At titingnan natin kung ano na ang nangyari after ng 2 days. Yan, so ayan na siya. Medyo nagkaroon na siya ng tubig sa gitna. So i-check natin ang lasa kung okay ba siya. Yan. So, ayan na ang ating rice wine. Pero this time, hindi pa siya talaga fermented.
dahil ang lasa niya ay medyo maasim-asim pa, hindi pa siya sweet. So ibabalik muna natin siya until 4 days. So after 4 days, saka natin ulit siya i-check. Take it out again for 4 days now ang ating rice wine. Yan siya, nakabalot pa rin. Para hindi siya malamigan at masinagan ng araw, kailangan nasa dilim siya. Ayan na siya. Ito na ang ating finished product ng ating rice wine. Ang tawag dito sa amin, sa mga Ilocano, Ilocana na kagaya ko, ay binubudan. Ito ay ginagawa ng lola ko nung bata pa ako dahil natandaan ko kung paano siya gumawa. Tapos, dahil bata pa kami, ayaw niya kaming pakainin dahil malalasing daw kami. Tama nga naman, nakakalasing siya. Pero pag sweet pa siya, hindi pa siya nakakalasing. Masarap siya. Parang dessert. Check it out. Open na natin. So, ayan siya. Oh. Lumulutang na siya sa tubig. Yan. So, marami na siyang sabaw. Ayan, oh. Marami na siyang sabaw. Ayan, oh. Ayan na yung rice wine niya. Pero sa ngayon, dahil 4 days pa lang siya, ang wine na yan ay sweet. Sweet. Una, medyo maasim-asim first and second day. Third day, medyo matamis na. So ngayon, ito pang fourth day na. So I'm sure matamis na siya. Tikman natin. Mmm. Grabe, parang may sugar. Super tamis. And then after 1 week, nakakalasing na siya. So ito, ganito lang ang paggawa ng rice wine. Thanks for watching. Till my next one. Bye-bye. God bless everyone. Try nyo to. Masarap. Kaysa bumili kayo ng gin, after 1 week, magiging gin na rin ang lasa nito. Sobrang tapang. Yan. Thank you.